Sige na! Doon ka na! Mag-aayos lang ako! Pagkatapos nito, alis na tayo! Sige po, Enad. Sorry po. May gumagambala na naman kasi sa akin. May gustong humingi ng tulong. Gusto niyang humingi ng ustisya sa pagkamatay niya. Etol, kala ko ba tinigil mo na yung ganyang gawain? Eh bakit bumalik kaya naman sa ganyan? Ayan ka na naman eh. Hindi ko alam kung magagamit to bilang ebidensya, pero ipagkakatiwala ko na sa ito. Kuya, kilala niyo na po ba sino pumatay sa akin? Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas, mabibigyan na ng ustisya ang pagkamatay mo. Maraming salamat po. Siyempre, hindi tayo naka-rest makahapon. Hindi kasi tayo sinamahan na ito ni Jex eh, pati ni Joseph. Sayang, hindi tayo nakabawi. Kaya nga, pre. Pero tama na si Joseph eh. Dapat magbago na tayo at umiwas sa gulo. Siguro nga, pre. O Jex, nangyari sa'yo? Hindi ko alam, pre. Hindi ako mapakali. Hindi ko naman alam ang dahilan. Basta kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan, pre? Bakit? May problema ka ba? Eh baka naman siguro kulang ka lang sa tulog. Pahingan mo na yan. Ewan ko, tol. Hindi ko alam. Basta, diyan muna kayo. May nangyayari dito kay Jigs, parang balisan. Tara, Kevin. Doon na lang tayo sa amin. Medyo pangit ang panahon. Baka mo lang pa. Sige, pre. Tara. Tara. Mga sir, ano po bang may paglilingkod namin sa inyo? At bigla kayo napasyal dito sa amin? Naparito kami dahil may ilang katanungan kami para sa inyo. Kaya sana makipagtulungan kayo. Eh sir, ano po ba yung mga itatanong nyo sa amin? Isang taon nang lumipas, may natagpo ang batang patay sa barangay San Jose. Ngayon, tatanungin ko kayo kung may nababalitaan kayo o kinalaman sa pagkamatay ng batang ito. Sir, mawalang galang na po. Pero sa taon ng pananalita nyo, parang pinagbibintangan nyo kami. Wala kayong makukuhang impormasyon sa amin. Makakalis na kayo. Sige, kung wala kayong nalalaman, aalis na lang kami. Maraming salamat po mga kuya. O tol, ba't naparito ka? Huwalaan ko. Puhutang ka na naman ng pera, ano? Kuya, nagkakamali ka. Pupunta ako rito dahil gusto kong makita kung nasan yung kwintas na binigay ko sa'yo. Yung kwintas? Ito tol, suot ko lagi ito kasi bigay mo sa akin to. Kuya, huwag mo na akong lokohin. Dahil hindi yan yung kwintas na binigay ko sa'yo. Tol, pasensya ka na. Aamin na ako sa'yo. Nawala ako talaga yung kwintas na ibinigay mo sa akin. Kaya bumili ako ng bago. Kasi alam ko, hahanapin mo yun. Kuya, di ba ito yung kwintas mo? Oh, paano napunta yun sa'yo, tol? Ang tagal ko nang hinahanap yan, ha? Kuya, isang taon na nakakalipas, nakita to sa crime scene kung saan may batang pinatay. Crime scene? Paano naman napunta yan dun? Kuya, huwag ka na magsinungaling. Dahil alam ko na totoo, umamin na sa amin ang mga kaibigan mo. Sir, mawalang galang na po. Pero sa taon ng pananalita nyo, parang pinagbibintangan nyo kami. Wala kayong makukuhang impormasyon sa amin. Makakalis na kayo. Hindi naman sa ganon. Sige, kung wala kayong nalalaman, aalis na lang kami. Sir, sandali lang po. Palakas po kasi ang utob ko na may kinalaman sila sa pagkamatay ng bata. Mga kuya, kung may alam po kayo sa pagkamatay ng anak ko, parang awa niyo na po. Makipagtulungan po kayo sa amin para po sa kahit tatahimik ng anak ko. Bin, sabihin. Kung may nalalaman kayong dalawa, sabihin nyo na sa akin kung ayaw nyo madamay sa kaso. Ay sir, ganito po kasi yan. Noong araw na yan, may dalawang kaibigan po kami na nagpunta dito sa bahay. Pre, Chano! Sino yan? Pre! Grabe na may makakatok ah! Tara, pasok! O mga pre, anong problema? Pre, baka pwede mo kaming tulungan. Sige pare, pasok kayo. Doon natin pag-usapan. O mga pre,
Anong problema? Tapos ikaw, Jex, ba't nadugo sa kamay? Ito kasi si Joseph, pre. Nakadisgrasya. Eh, pre, hindi ko naman sinasadya eh. Ang bala ko lang sana, mahimatay yung bata para makuha namin yung pera. Ang kaso, napalakas yung palo ko, pre. Nadisgrasya ko ata yung bata. Nako, pre. Mukhang malaking problema pinasok nyo. Mahirap yan. Pre, baka pwede mo kami tulungan. Baka pwede kami magtago dito kahit ilang araw lang. Oo nga naman, parang tiyano. Tulungan mo kami, baka pwede kami dito. Sige mga pre. Pero ilang araw lang ha. Basta labas ako dyan. Oo pre, labas ka dito. Sige mga pre. Akit kayo sa taas. Pare, maraming salamat ha. Wala nga naman pare. Pre, sana walang makaalam nito ha. Sige pre. Siya nga pala pre. Yung anak ko, pakitignan muna hanggat hindi pa ako nakakauwi sa bahay. Sige. Ako na bahala sa inanak ko. Maraming salamat pre. Mapagkakatiwalaan ka talaga. Sige pre. Maraming salamat sa impormasyon at pakikipagtulungan nyo. Pwede nyo ba kaming samahan sa mga kaibigan nyo? Sir, hindi na po kailangan. Alam ko naman po kung saan naglalagay ang sospek eh. Sige po sir, sasama na rin po kami. Yun naman pala eh. Sige, tara. Maraming salamat po mga kuya. Tol, hindi ko naman sinasadya eh. Gipit lang talaga ako nun. At kailangan ko ng pera para sa pamangkin mo. Pre, baka may pera dyan. Pahiramin mo naman ako. Kailangan ko lang talaga ng pera. May sakit kasi yung anak ko eh. Naku, tol. Wala din akong pera ngayon eh. Pre, alam ko na. May solusyon ako sa problema mo. Ano yun? Tingnan mo yung bata, pre. May hawak na pera. Ayos. Ang tagal kong pinag-ipunan to. Nabibili ko na yung cellphone si nanay. Ano, pre? Kunin natin. Sige, pre. Kunin natin. Kailangan ko talaga ng pera. Pare, sige, dumampot ka ng bato. Pag lumampas sa atin, kapasin mo sa ulo para mawala ng malay. Tsaka natin kunin ng pera. Tama ka, pre. Para hindi rin tayo makilala. Tara na. Tara. Sigurado ako. Matutuwa sa akin yun. Kasi regalo ko yun sa birthday niya. Pre, ayun na. Tara, pre. Tara. Ah! Ano pang hinihintay mo, pre? Kunin mo na yung pera! Kuya, huwag po. Pre, huwag ka nang bumalag! Nakuha ko na yung pera! Sige, pre, tara na! Uy, pre, may dugo. Mukhang natuluyan mo yung bata. Hayaan mo na yung pre, tara na! Tara! Tol, ang bala ko lang talaga, patulugin yung bata para makuha ko yung pera. Ang kaso, tol, napalakas yung palo ko eh. Nadisgrasya ko tuloy yung bata. Tol, ayoko maulong. Kaya sana, tol, huwag mo isusumbong sa mga pulis. Tol, sana walang ibang makaalam nito. Tol, kapatid mo ako, di ba? Kaya alam ko, hindi mo ako ilalaglag, tol. Kuya, patawarin mo ako. Pero kailangan mong pagbayaran lahat ng kasalanan na gawa mo. Dahil humihingi ng hustisya yung batang napatay mo. Sir! 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 Ano to? Ba't niyo ako inuuli? Ano po mga sir? Bakit di ba ako inuuli? Kaya pumalag! Sumakot niyo lang! Wala akong kasalanan! Kaya pumalag! Pre! Tulungan niyo ako! Jex, pasensya ka na. Pero kailangan yung pagbayaran mga kasalanan na gawa niyo. Kaya sumuko ka na. Wala kayong kwentang kaibigan! Sige na! Bitbitin na yan! Ang kapal na mukha mo! Paano mo nagawa sa anak ko yan? Tama na po, tama na. Sige, bitbitin na yan. Seth! Pare, tulungan mo ako! Tol, ano ibig sabihin na to? Kuya! Paano mo nagawa sa akin to? Kuya, pasensya ka na. Pero kailangan mo pagbayaran lahat ng kasalanan ng nagawa mo. Sige po, sir. Tol! Kunin niyo na po itong kuya ko. Tol! Sige, pusasan na to. Tara na, sir. Tol! Paano yun ako, tol? Kuya, huwag kang maglala. Ako bahala sa pamangkin ko. Tara! Ano pong gagawin niyo sa tatay ko? Tay! Tay! May mamamatay na, tay! Chong, tari ka na, Chong! Pabaya mo na sila! Tay! May mamamatay! May makasalanan niya, Chong! Tay! Chong! Tay! Dali na sa presinto yan! Paano niya nagawa sa anak ko? Hindi mo nakalaman lang! Paano ka kung paano mo kayo? Ano ako, paano ako?
Tayo! Dali na sa presinto yan! Renad, maraming salamat po. Sabi na rin po ay nanay, maraming salamat. Ma'am, nagpapasalamat po sa atin ang anak niyo. Gusto niyo po ba siya makita? Please, anak! Nay, maraming salamat po. Nabigyan na po ng ustisya yung pagkamatay ko. Nay, huwag na po kayo mag-alala sa akin. Masaya na po ako sa pupuntahan ko. Mahal na mahal po kita, Nay. Mag-iingat ka po palagi. Mahal na mahal din kita, anak.